So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga, pucha. At syempre, alam nyo na mga kahombre ko. Ito ang daily dose of, ano tawag dito? Of issues ko. So ito po ang weekly dose of issue ko. Kasama na to sa review ko sa Toro Family. So ngayon, ito naman yung kila Merk. Balikan si X. So, balikan si X. Let's go, panoorin natin. Bago na nga pala, no? Bago na po ang Grace Family. Wala na si Fam. Wala na si Pam, finally. Buti naman. Mas makakabuti sa best friend ko. Mas may mga bago sila na karakter, si Emma at saka si Dimple. Si Emma na pangit at si Dimple na maganda. And dito, sa napansin ko, late. Late po agad si Dimple sa unang araw ng trabaho niya. Well, ano bang masasabi ko dito sa bagong karakter na si Dimple? Halata po na siya ay pokpok, hindi siya okay, no? Halata po na siya ay hindi maganda ang intention kay Mark. Oh, no. Pero kung ako naman papipiliin between kay Pam at saka dito sa tolonggas na babae na to, mas pipiliin ko po ito. Kasi at least parang okay siya na mag-bow down kay Merk. Kasi si Pam wala masyado siyang mapagmataas na tao. Hindi okay si Pam. Eto naman si Lawrence. Feeling ko, siya po ay gigil na gigil ng makamatikman itong isang to, no? So, yun ang nakikita ko, parang uhaw na uhaw siya. Pero syempre, parang itong babae naman na to is trip na trip ang aking kaibigan na si Merk. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa aking kaibigan na si Merk? Siyempre, wala. Imposible, no? Because he's a good guy. Plus, he's a good-looking dude, too. Tapos, siyempre, nandyan pa rin si B at si B. Si B na mukhang Gcash. Si B na mukhang baklang bakulaw pa rin. Same shit. Kesyo nagbago na daw siya, pero she's still doing the same shit all over again. So, yun. Unang araw pa lang, Dimple, pinapakita na yung kakatihan, ha? Kasikaso-kasikaso, yarn. Concern, yarn. Asawa, yarn. Ginagampanan niya yung papel ng BFF ko. Umayos ka, Dimple. Baka nakakalimutan mo, BFF ko yung asawa niya. So, yes. Understandable. Understandable naman. Mahilig talaga ako kumain. At itong mga part na to. Kasi yung sa extra, lagi ko din siyang inaasikaso, eh. So, dito, kumakain sila. Ang sarap ng pagkain. Pero, sige. Same shit all over again. Dito, nagpaliwanag naman si Mark. Nakakakaba pala pag may meeting. Oo, syempre, nakakaba talaga. So, abante tayo kasi nag-house tour lang si Merk sa kanyang bahay. Tapos, inassign niya yung mga lugar kung saan tutulog. You know? Tapos dito, nag-zumba-zumba sila. Wala namang masyadong ito, nagluto itong si Emma. And everybody saying na hindi masarap yung luto niya, para daw adobo. Pero end of the day, hindi masarap. Pero, sige. Halata naman. Pero dito, nakita ko na naman itong buwisit na si Pam. Oh, no. Continue lahat ng blessings sa akin. Yes, nag-enjoy naman sila. Tapos yung mukhang pera na nanay ni Pam, halata naman po na pera lang ang habol kay Merk, no? So, tuwan-tuwa siya dito kasi pera ang regalo ni Merk. So dito, mga kahombre ko, nag-enjoy lang. So dito naman, si Merk at saka si... Ano pangalan nito? Si Merk at si Dimple sa'yo nag-usap. Silang dalawa. Tingnan natin. Pagdating pa lang ni Dimple dito, nakita ko na sa mga mata niya na meron siyang mabigat na problema. Okay. Siyempre, ayoko naman na basta-basta manghimasok sa buhay ng iba. Lalo na, baka mamaya ayaw nilang malaman ko. So, tinanong ko siya anong problema at naramdaman ko naman na meron siyang tiwala talaga sa akin. Dito, mag-uusap sila and dito, mapapaamin si Dimple na medyo may ganap sa buhay niya. Umiiyak siya. So ngayon, mga kahombre ko, merong weird na nangyayari dito. May weird na ganap. Bakit si Dimple ay nag-o-open kay Merk? Ibig sabihin ba nito, dahil syempre hindi naman sila totally hiwalay ni Pam, pero magkahiwalay sila ng bahay, kita nyo naman. So hindi pa rin sila totally okay, pero hindi sila hiwalay. Pero sa nakikita ko dito, sa napapansin ko, parang itong Dimple ay tinatry na nakuhanin
ang malambot na puso ni Merk. So yan na nakikita ko dito mga kahombre ko, and nakikita ko na si Merk naman kasi ay nagkakaroon ng pakialam kay Dimple, no? Tulad ng bakit ni Merk pag-aaksaya ng oras para tanungin, kamusta ka naman, di ba, ang isang babae. So ibig sabihin, medyo may interest si Merk malaman kung kamusta naman itong si Dimple. So Merk, yung kadimonyohan ni Lawrence ay nakuha mo. Nakita naman po natin, no, isa pa. Si Lawrence ay siya yung pinaka-bad influence para sa kaibigan ko na si Merk. Si Lawrence ay manyaki, halata naman sa itsura niya at the way he talks na wala siyang gagawin na mabuti. Kitang-kita po natin sa kanyang pagmumuka na isa lang ang gusto niya at yun na yung puke. Isa pa, si Lawrence ay yung pinaka-bad influence kay Merk dahil wala na siyang ibang isinuhestyon kay Merk kundi ang gumawa ng masama. So ang hindi niya alam dito is syempre mawawalan si Merk ng lugar as tatay ni Wolf. So hindi niya na yun iniisip. Actually, sa part na yun kasi, medyo I'm with him. No? Medyo lang, pero may paliwanag. Kasi magulo yung sitwasyon ni Merk and nobody wants na mawala ng ama ang isang anak. Ayaw po natin yan, mga kahombre ko. Pero syempre, kailangan nating intindihin, no, na when it's enough, it's enough. When it's too much, it's too much. Kasi tulad po niyan, hindi okay ang tambalan ni Merk at ni Pam. Kasi parehas po silang hindi magkaintindihan sa isa't isa. So anong gagawin? Hindi natin alam kung anong gagawin. So better this way na naghiwalay sila, ganyan, and tuloy-tuloy, di ba? Kesa naman lagi silang magkaaway, lagi silang nagkakasiraan. Ang ending yan, baka umabot pa tayo sa violensya, which ayaw niya yun, ayaw natin yun. Syempre, ayaw din naman natin na nababothered lagi yung utak ng anak nila, no? Tulad ni Wolf, na makikita araw-araw, minuminuto, oras-oras, nag-aaway si Merk at si Pam. So better this way talaga, na kumbaga kung saan masaya si Merk, kung saan masaya si Pam, doon na lang sila. Pero ang sinabi ko lagi, ang sinuhestyon ko lagi kay Merk, look man, huwag mo lang pababayaan ang responsibilidad mo bilang ama ka ni Wolf. Yun lang, man. Pero the rest is fine. Tas makipaghiwalay ka ng ayos kay Pam, alam mo yon, para pwede ka na ulit magbuhay single, maghanap ka ng babae, maghanap ka ng ganito, maghanap ka ng ganyan, it's fine. It's totally legal. But as long as may usapan kayo ni Pam at hindi nyo pinababayaan both sides ang inyong mga anak o ang inyong anak, di ba? Pero si Lawrence, all in all, iba po yung intention ni Lawrence. Si Lawrence, ang gusto niya is iba. Ang gusto niya is mambabae na si Merk ngayon kahit sila pa ni Pam. Walang problema doon, tuloy lang ang kanyog. Wag tayong tumigil sa paghahanap ng puke. Yun ang gusto ni Lawrence. It's fine. Kasi si Lawrence po ay single at wala naman ding anak. So wala siyang maiintindihan sa sitwasyon ni Merk. Okay, kasi may mga anak ata siya, no? Tapos may pamilya siya back in the day. Sige. So medyo nag-o-open na dito si Dimple na keso siya daw ay dating addict. Tama ba? Parang ganun yung pinaparating niya, although hindi natin marinig ng ayos. Parang ganun, no? So, pangit to. But people changes, mga kahombre ko. Kasi kahit nga yung mga addict, pwede magbago yan, ha? Yung mga kriminal, once na nagampanan na nila yung kasalanan nila sa batas, once na nagpakulong sila at nagbago sila habang nakakulong sila, man, it's over, tapos na, wala na tayong usapan. Pero itong mga ganito, itong galawan nitong babae na ito, mga kahombre ko, syempre, tulad nito, may pagsisisi siya kasi umiiyak siya, nag-o-open siya kay Merk. So may pagsisisi po ang babae na ito. Okay, so it's a good start. Dati kasi, ano nangyari kasi, parang, kaya ako tanggalin kasi, parang nasalikot sa problema ko or
Yun, so as you can see, tulad po yan ng motibo ng lahat ng addict, di ba? Para makalimutan ng problema, para sumaya siya sa moment na tinake niya yon. Ganyan naman lahat. Everybody has the same thing to say. Wala namang pinagkaiba to sa sinasabi ng lahat, di ba? Na gumagamit. So, for me din, Paul, it's good na at least sa mga mata mo talagang ipinapangalandakan mo, wala kang tinatago. Sinasabi mo yung totoong feeling mo, di ba? About what you've done in the past. Pero syempre, for me, tulad ng sinabi ko kay Odi, hindi mo kayang mag-isa. Somewhere down the line, baka maaari kang bumalik. Kailangan mong magparehab. Yan talaga totoo. Ang rehabilitation, mga kahombre ko, hindi naman po yan, porque rehab, puta, sira ulo ka na. Alam mo na yun. Alam mo yun, parang baliw ka na. Hindi ganun. Kumbaga yung rehab, mga kahombre ko, kailangan yan para matutulungan ka, natutulungan ka ng isang professional dude na may alam sa takbo ng isip ng isang addict, 'di ba? Ganun 'yon, 'di ba? Or psychiatrist, kailangan mo 'yon para totally mapuksa mo na yung pagiging giyang mo sa addict na 'yon, sa feeling na 'yon, 'di ba? 'Yun lang, mga kahombre ko, dito lang naman umiikot 'to, no? It's quite boring, pero sige, at least may content tayo. So sa ngayon, 'yun lang. Hopefully, mabigyan pa tayo ni Merk ng malupet na mga content soon, next week, di ba? One love, good fucking vibes. Waiting lang tayo sa issues.